diretso ngayong araw na ito. Muli paalala po sa kanilang mga sa mga magulang, pakibantayan po ang inyong mga anak dahil napakaseryoso po ng isyong ating tinatalakay ngayong araw na ito at napaka-sensitibo po. At tulad ng sinabi ko po kanina, meron pong isang tao na hindi naman nila kaaway pero nandito at malalaman naman natin kung ano ang kwento niya sa lahat ng nangyayaring ito. Narito po, tawagin natin si Zaldy Pataldo. Pasok! Zaldy, ikaw ay kakambal ni Omang? Opo, ma'am. Sa ano pong dahilan, bakit nandito kayo ngayon at nasa panig ng iyong Kuya Carlos? Gusto ko pong malaman. Tol, unang-una, sa'yo. Alam ko pagka narasing ka, pinagsisilosan mo ako sa asawa mo. Tol, yung pagsisilosan mo, Tol, totoo yan, patawarin mo ako. Bakit? Ba't ka humingi ng tawad sa kanya? Anong ginawa mong kasalanan? Then, Tol, bakit ka humingi ng tawad sa kanya, Zaldy? Ma'am, totoo po, ma'am, yung binibintang niya po sa akin na may relasyon kami na asawa niya. Nakaya. Gusto. Nakaya. Hindi. Magdalena. Nandahil na naman. Totoo ba ang sinasabi ni Zaldy? Opo, totoo po. Gaano na kayo katagal na may relasyon? 2 years na po. Zaldy, gusto lang naming malaman na bakit sa puntong ito, dito mo lang inamin at sinabi ngayong nagkakagulo ang Kuya Carlos mo at si Oma. Parang hindi ba lalong gugulo ang mga sitwasyon sa ginawa mo? Sa akin po, ma'am, mas maniligayain pa po kung mailabas sa lahat ng taong ang relasyon namin ng asawa ni Kambal ko. Hanggang ngayon, may relasyon pa rin kayo o wala na? Meron pa po. Ba kung bakit mo sinasabi ito ngayon ay dahil nakukonsensya ka, Zaldy? Opo, ma'am. Magdalena, kung tatalungin kita ngayon, bakit hinayaan mong mangyari yon? Ganito po kasi yon. Itong asawa ko, si bagong panganak ako sa anak ko, pinabayaan niya ako. Hinayaan niya akong magutom, nawala akong makain sa loob ng bahay, eh nag-aasikaso yung kakambal niya. Anong nangyari? Sinabi ng kapatid niya, huwag mong intindihin yung kapatid ko. Ako mag-aasikaso sa'yo dahil pinabayaan ka niya. Dahil lang ginawa po ng asawa ko, walang ginawa kundi ang mag-inom na mag-inom. Oma, naawa po sa akin yung kapatid niya. Nasaan ka nung mga oras na kailangan ka ni Magdalena? Doon lang po ako sa ano po, sa barkada ko. Ang sa puntong ito, para maliwanagan tayo, lalo na ang kambal, gusto ko lamang tanungin si Dr. Camille, gaano katotoo yung sinasabi nila, Dr. Camille, na kapag kakambal, pareho yung gusto nila, pareho ang ayaw? Maaring ganun ba ang nangyari sa sitwasyon na ito ni Omang, ni Magdalena, at ni Zaldy? Ang nakikita ko rito, yung tinatawag nating twin shift transference na ang may gawa ay si Magdalena. Dahil nakita niya yung pagkukulang na isang kambal dun sa, ng asawa niya, nakakambal nito, parang
inassume na niya na kung ano yung dapat na ginawa ng asawa niya ay napunta dun sa kakambal niya si Salde, automatic siya. Ang tingin mo, yung parang sinasabi mo, salamin siya nung kabila. Kaya wala kang, ang nakikita niyang mukha, hindi actually yung sabihin mo kay Salde, pero yung mirroring ng image na dapat na asawa na ina-assume talaga sana ni Magdalena. Marami pong salamat, Dr. Camille. Magdalena? Po. Isang tanong, isang sagot lang. Sino ang mas mahal mo? Si Omang o si Salde? Si Salde po. Bakit? Dahil hindi po ako pinabayaan yan. Ano po yan, numaasikaso po talaga sa anak ko. Inaasikaso po niya ang anak ko. Alam niya na walang gatas ang anak ko. Hahanap siya ang pambiling gatas ng anak ko. Omang, matapos mong marinig yun, anong reaksyon mo? Yeah, wala po magawa. Yun ang ano nila eh. Hindi ko naman alam na may relasyon silang dalawa. Ngayon ko lang narinig yan eh. Ngayon ko lang po nalaman kung marap po kami rito. Magdalena, diretsahang tanong pa ulit. Sino ang ama ng batang nalaglag? Si Salde po. Ma? Alam mo yon, Omang? Po, alam mo. Wala po akong alam sa mga ginagawa nila. Salde? Ma? Alam mo na ikaw ang ama nun? Opo, ma'am. Narinig mo ang sinabi ni Magdalena kanina na ikaw ang mahal niya? Opo. Ano ngayon ang gusto ninyong mangyari? Kung di po mag-aabol ng kapatid ko, papayag po kami dalawang magsama na lang. Omang, kaya mong tanggapin na palayain si Magdalena para sa kapatid mo? Yung nakagustuhan nilang dalawa, wala akong makagawa. Basta ako, mag-iwalay na lang talaga kami nito. Kaysa ano pa magawa ko. Ang ating pong huling hirit at ang payo ng ating trio tagapayo sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lamang kayo. Kasalanan ko doon. Ayun? Face to Face would like to thank AXN Time and Shades. Easy 27 Guava Plus Organic Soap effectively controls 27 skin problems. Bello Medical Group. F101 Direct Sales Apparel and Shoes. Philips Time. My Minami. Galing ng quality. Face to Face, naging mabigat po at sensitibo ang ating issue ngayong araw na ito. At para po sa ating huling hirit, nais ko pong hingin ang opinion ni Mang Carlos. Ano po ang payo o mensahe na nais po ninyong sabihin sa inyong mga kapatid? Para po sa akin, ang gusto ko po sana mangyari, lumayo na ito isang kambal para hindi masira ang buhay ng isang kambal. Kasi pag yan, nagsama itong dalawa, mas lalo mag-iinom na mag-iinom yan. Magwawala na magwawala yan. Kaya ang gawin ni Salde para sa akin, lumayo na lang siya, huwag na makisama sa kanila. Sa ating po mga panauhin ngayong araw na ito, napakalaga po. Lalo na sa iyo, Salde, kay Magdalena, at sa ating lahat, napakinggan po mabuti ang sasabihin ng ating trio tagapayo.
simulan po natin kay Attorney Acosta. Napakakomplikado ng problemang ito. Nag-uugat, alam ko ugat, kahirapan,